Kaugnay ng mga iniisip na reforma sa sektor ng edukasyon na gustong ipatupad ni incoming President Rodrigo Duterte, makakausap po natin si Ginoong Dilon Arante, ang Regional Operation Department Head ng Philippine Public School Teachers Association. Magandang tanghali po, sir. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Sir Rafi, at magandang tanghali po sa lahat na nakikinig sa inyong programa ngayong tanghali po, at lalo na po sa mga kaguruan po natin. Opo. Ano unang-una po reaction niya lamang po doon sa pahayag ni Duterte na nung una hindi siya agree doon sa K-12, pero ngayon nung na-explain na raw sa kanya ito, bukas na siya para ito'y pag-aralan. Ano po yung reaction niyo roon? Yung ating pong K-12 program nung nakaraang administrasyon ay may mahabang usapin pa po ito, Sir, tungkol sa mga paliwanag sa ating mga magulang ng kabataan at dito sa implementation lalo na ng ating Department of Education sa voucher system, no, na ito po ay diretso sa mga pribadong paaralan na tatanggap ng estudyante mula sa public school doon sa senior high school. Kailangan po siguro ito i-revisit at i-review ng ating mga mambabatas dahil marami pa po mga kabataan na nais mag-aral sa mga pribadong paaralan ng senior high school. Kaya lamang gagastos pa rin ang magulang ng pamasahe, boarding house at uniform or depende doon sa papasukan po nilang mga paaralan. Mm-hmm. Pero ang inyong organisasyon ho ba agree dito sa K-12 program or payag ho ba kayo? The Philippine Public School Teachers Association, Sir, is actually an association of public school teachers in the country. We are in support of the government program. But dito po sa programa po ng K-12, mayroon pa rin po tayong pananaw, no, lalo-lalo na sa protection po ng mga kaguruan at sa ating pong mga magulang ng kabataan, na marami pong mga kabataan muli na hindi makapagpatuloy sa pag-aaral dahil to sa implementation ng K-12. Ang ating pong adikain, sana susuportahan po ang programa ng EPA Goals o yung Education for All at programa na dapat ipatupad na ang ating pamahalaan na ang edukasyon ay libre para sa ating mga kabataan at dapat lahat nag-aaral. So kung kayo po bibigyan ng pagkakataon, sasama ho ba kayo sa magpapaliwanag sa incoming President Duterte? Kasi siya mismo ay nagsabing bukas na siya para pag-aralan ito kasi noon ayaw niya talaga. Pero nung maipaliwanag sa kanya, bukas na siya para ito'y pag-aralan. So kayo po ba ay magiging devil's advocate nga ika nga para sa incoming President? Yes, sir. Siguro maganda pong pakinggan din ni presumptive president, Mayor Duterte, yung kuro-kuro ng side ng mga magulang dito po, lalo na sa implementation po ng programa ng K-12, particularly on the finances as aspeto po ng financial at saka sa mga facilities ng ating mga bawat eskwelahan. No? Nasa ngayon po ay handa na ang ibang eskwelahan pero marami pa rin pong hindi pa handa, lalo na sa facilities na pangangailangan po ng K-12 program. Kung ito po ay tatanggapin sa mga pribadong paaralan at unti-unti i-migrate ang ating mga public school students to the private schools, is this voucher system is enough to provide the entire education program ng isang bata doon sa private school? Kung ang babayaran lang po ang voucher system na 22,000 sa Metro Manila at 17,000 yata doon po sa mga taga-probinsya, paano naman po ang mga transportation cost nito kung doon sila ay galing? Katulad po ako, ay galing po ako sa isang probinsya, Pampanga Barangay, that is 50 kilometers away from the town. Kung mag-aaral doon sa high school at ang high school na ito ay hindi nag-o-offer doon sa subject sa STEM na program o sa apat na program para po dito sa K-12, paano po yung bata saan siya pupunta? Anyway, siguro nga, hintayin natin pa po yung magiging desisyon ng dito na dapat po tugunan at pakinggan ng ating Pangulo para po maliwanag sa kanya yung pros and cons, advantages and disadvantages sa atin po mga, lalo na sa mga kabataan, na hindi, until now, marami pa po ang hindi nakaintindi kung paano po ipapatupad itong programa ng K-12 sa mga kabataan. Anyway, mapunta naman po tayo sa panukala rin ng incoming president na wag na raw mag-school uniform at of course yung mga school fees hindi na rin dapat singilin para makatipid yung magulang nito mga estudyante. Ano pong reaction niyo roon?
Yes, yes sir. No, magandang panukala po ng ating Pangulong ganun dahil kababasan yan on the part of the parents. Pero ang Department of Education po, mayroon po tayong tinatawag na DepEd Memorandum or DepEd Order. Mm-hmm. In fact, DepEd Order number 41, series of 2012. Napakaliwanag naman po na ang atin pong Department of Education nag-i-implement po na ang implementing guidelines po dyan sa section number 4, implementing guidelines on wearing of uniform and identification card. Hindi ito nire-required, pero napakahalaga din po sa bawat eskwelahan na na-identify po ng mga guro kung sino pong estudyante at hindi. So for security purposes po, mahalaga ito? Yes sir, napakahalaga po ito. In fact po, bahagi din dapat natugunan ng ating gobyerno ang pagpo-provide po ng uniforme sa mga estudyante kung hindi kinakailangan na ipapidat po ito sa mga kaguruan. In fact po, sa ibang mga cities, ito po ay pinoprovide ng local government, lalo na siguro yung mga syudad na mataas po ang kanilang income tax collection dahil mayroon tayong tinatawag na mga special education fund, no, collected from the local school board na maaari pong ipoprovide ng local government. So kanyo po, hindi lang po sa uniform ang pinoprovide po dito ng ibang local government, no, mayroong bag, even shoes, no. Bukod doon po sa security issue, palagay niyo ba talagang makakatipid yung mga magulang kapag wala ng uniforme? Kasi ang sinasabi naman ng iba, mas tipid nga talaga kung may uniforme kasi paulit-ulit na po pwedeng gamitin niyo ng mga bata. Yes sir, kaya sang-ayon po tayo sa pagsusuot ng uniform. Opo. Hindi lang dahil sa gastos, sa usapin ng gastusin, kundi sa usapin po ng identity ng bata na naranasan niya na siya ay bilang estudyante, nakaroon siya na mayroon siyang school uniform, may identity po siya sa student. So kung kayo ang tatanungin, dapat ma-institutionalize na lang yung pagtulong ng gobyerno sa pag-provide ng uniforme, yes, sir, sa lahat ng pampublikong paaralan sa Pilipinas. Yun ang mahalagang bubuksan po ni presumptive President Duterte na dapat po ang ating pamahalaan ay handang tumugon sa pangailangan ng mga bata na walang kakayahan na bumili ng uniform. Anyway, sige po, hintayin din po kasi natin kung siguro. Kasi kung mayroon po tayong cash transfer program sa gobyerno, ay dapat siguro, in a way, mayroon din tayong guidelines on where to spend this cash transfer. Kung mayroon tayong voucher system sa Kipro 12, at humigit kumulang 1.2 million na kabataan ang paaaralin na bibigyan ng cash transfer. Itong school uniform ay napakakunti lang po ito para bigyan sa mga bata. Yung ibang pamahalaan o local government nagpo-provide pa ho ng notebook, papel, ballpen, lapis dyan. Well, anyway, I'm sure magkakaroon po kayo ng pagkakataon sana na maiparating din inyong punto at mensahe sa parating na Pangulo. Maraming salamat po sa inyong oras. Yes, sir. Maraming salamat po at magandang tanghali muli sa ating mga nakikinig at lalo na po sa ating mga guro, sa mga bayanin ng ating bayan, ang mga kaguruan po na nagsimbinalo sa nakalang election. Sige, Mangilin Arante, ang Regional Operation Department Head ng Philippine Public School Teachers Association.